Hello everyone! Ngayon po ay makakausap natin si Pastor Robert. Pastor Robert, how are you? Welcome to MMK. I'm fine by the grace of God, ma'am. I'm blessed. Oh, that's good to hear. Kamusta po kayo? Paano po ba yung maging siga? Kasi balita ko po nung bata kayo, sigang-siga kayo eh. Ano ho ba yung definition ninyo ng siga? Siga, ma'am, ibig sabihin, kahit sino walang sinasanto. Pag ako'y nagagalit kasi noon, nung bata pa ako, wala akong sinasanto. Kahit yung mga kapatid ko, binibilangan ko lang yan, ma'am. Isa, dalawa, pag tatlo, sapaking ko na yan, suntukin ko na yan, sipaing ko na yan pag tatlo. Mabilis ba kayong magalit? Medyo, ma'am, mabilis magalit. Ayokong, noon kasi ayokong tinitingnan ako. Kasi pag tinitingnan ako, akala ko, kalaban ba talaga to? Titirahin ko na agad. Wag nang hintayin, maunahan pa tayo. Yan ang iniisip ko noon. Saan nang galing yon? Yung kailangan tumira ka kaagad? Actually, ma'am, nag-umpisa yun nung talagang sa influensya ng sa paligid, di ba? Mga kapatid. Lalo na yung pinatay na yung tatay ko. Nung pinatay na yung tatay ko, doon na talagang parang nagwala. Kahit sino walang sinasanto, kahit sino ka pa, ano ka pa, hindi kita kinatakutan. Kung kailangan, itumba kita, itumba kita. Yun ang gusto ko noon. Kasi lalo na nung sa feeling ko ba, wala nang pag-asang buhay kasi yung taong inidolo ko noon at saka mahal na mahal ko, kahit may mga nagawa man siyang mga pagkakamali, mahal ko pa rin yung tatay ko. At saka yung sinasaluduhan ko. So ngayon, nung nawala siya, talagang parang lalong tumatapang. Lalo kayong tumapang. So, naging ganyan ang buhay mo, di ba? Sino ang mga nag-influensa sa'yo para umalis ka sa mundo na kinabibilangan mo? Mga tiyuhin, mga kapatid, lalo na yung kapatid kong pastor na si Pastor Ray. Ngayon, hindi talaga ako nakikinig sa kanya. Until such time that I read the Word of God, narinig ko yung Word of God ng Romans chapter 12, verse 19 and 21. Nasabi, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. At saka yung sa 21, to not overcome evil with evil, but overcome evil with good. Pero ilang beses din yun, ma'am, na talagang nadisgrasya kami sa sakyan, at saka nangangako akong magbabago na. Ngayon, nagkasakit ako ng malaria. Sabi ko, magbabago na din, pero nung bumalik, balik naman. Nung hanggat sa talagang sa tingin ko, pinaparuswahan na talaga ako ng Panginoon. At was the last time, 1990, na talaga nagkasakit ako na almost mamamatay na talaga. Then that was the time that I fully surrendered my life to God. Sabi ko, Lord, surrender na talaga ako. So syempre yung pananalita lang ng Panginoong Diyos nung I think you turned to the Lord, doon mo lang natutunan na patawarin yung mga taong nakapatay sa iyong ama. Yes po, ma'am. Doon lang talaga nung nakuha ko yung litrato ng tatay ko nung pinatay siya. Dala-dala ko yun, ma'am. Dala-dala ko at saka hinanap yung tao na pumatay sa kanya. Sabi ko, kung paano niya ginawa, nila ginawa yung kay tatay, dublihin at triplihon ko pa ang gagawin ko sa kanila. I was looking for them for a long time, hoping na magkita kami. At talagang nasa plano ko na hindi ko talaga bubuhayin. Yung paghihiganti ay nasa puso ninyo ng matagal, no? Puot, galit at paghihiganti. Hindi maiwasan kasi sabi ko, noon pa man, love ako ng tatay ko eh. Tinuturoan niya ako ng boxing noon, nung maliit pa kami. Hanggat sa lumaki at nagbago lang yung tingin ko sa kanya nung nagloko na siya. Lumipat siya sa ibang bahay. May galit ka rin sa iyong ama. Despite nung galit na yun sa iyong ama, talagang nung may nangyari naman sa kanya, talaga naman ang nasa puso mo, ipaghiganti ang kanyang pagkakamatay. Yes po, Ma'am Charo. Kasi ang iniisip ko noon, kahit nagawa niya yon sa amin, alam kong mahal na mahal namin niya kami. At saka talagang temptation is not sin, but yielding into temptation is sin. Ngayon, despite na galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa amin, pero nung akala ko, mabuti pa, mamatay ka na lang, mabuti pa, mawala ka na. Pero nung namatay ang tatay ko, nagbago ang lahat, iba pala, ma'am. Iba ang sinasabi sa puso natin. Talagang umiyak ako, ma'am. Talagang
gusto ko talagang makita yung taong pumatay ng tatay ko. Pero ang ganda ng kwento ninyo, Pastor Robert, kasi ang unang aral ninyo sa pagpapatawad ay ang pagpapatawad ninyo sa inyong ama. Yes po, ma'am. Of course, nandun yung galit, yung paghihiganti para sa mga taong nakapatay sa kanya. But since meron ka ng realization na ang mga tao nagkakamali, 'di ba? Meron ka ng kaso ng pagpapatawad. Ang pinatawad mo nga ay yung taong pinakamamahal mo. Mas mahirap na magpatawad sa mga taong hindi natin masyadong mahal, 'di ba? Yung meron tayong ibang pagtingin, yung kaaway ang tingin natin. Mas mahirap 'yan. And I think that's where the word of the Lord talagang really enlightened your heart and your mind, di ba? Kamusta yung huli ninyong pagkikita ni Dodo? Nung in-invite ako as guest speaker pa naman yun, nung naglakad ako kasama ng mga dalawang young people, nakita ko siya, ma'am. Sobrang saya ko, ma'am. Masaya talaga ako. Nung nakita ko ang best friend ko, for a long time, I've been looking for him. Hindi ko nakita. Ngayon, at last, nakita ko na siya. Dinapitan ko siya kaagad, ma'am. Gusto ko lang yakapin yung kaibigan ko. Nandito ang kaibigan ko. Kasi masiyahin siya, ma'am. Pero nung medyo lumapit na ako sa kanya, iba ang nakita ko sa kanya, yung reaction niya ba. Parang nagbago siya. Hindi ko alam, parang natatakot siya. Parang hindi ko maintindihan yung ano niya, yung mukha niya. Pero despite na yung na sa feeling ko nagtaka ko, na yun ang reaction niya, dinapitan ko pa rin siya. Kasi kaibigan ko yun eh. Nung paalis na sana ako, sabi niya, may sasabihin siya niya sa akin. Yun, inamin niya na isa daw siya sa mga pumatay ng tatay ko. Bakit po ginawa yun? Sabi niya, ano raw, na natatakot din siya, natapilitan siya sumama. Pero actually, nung narinig ko yun, ma'am, ha, galit na galit ako sa kanya. At hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sabi ko sa kanya, Dong, alam niyo ba, kung papatayin kita ngayon, at saka mabubuhay lang ang tatay ko, kung papatayin kita ngayon, papatayin talaga kita. At saka alam ni Dodong kung ano yung kakayahan ko. Oo, tsaka idolo ka niya eh. Yes po, ma'am. Alam niya na wala akong kinatakutan noon. Kahit sino yung grupo, pag ako yung nagalit, talagang susugurin ko yun. Kaya medyo na ano siya, natatakot talaga siya. Pero sabi ko, Dong, alam mo ba, dahil sa Panginoon, pinatawad na kita. Pero talaga, ma'am, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang nanginginig ako, hindi ko maintindihan. Parang tinabunan ako ng parang ulap ba na. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. But I just tried my best by the grace of God to control my emotion, my feelings. Kasi gusto kong ipakita sa kanya na hindi na to ang kaibigan mo noon na astig, matapang. Diba? Gusto kong makita siga. Niya na ito. Oh, siga. Oh. Suntukin ko sana, ma'am. Suntukin ko sana. Kaya lang, pinigilan ko, hindi ko tinuloy ba? Hindi ko tinuloy kasi sabi ko, Lord, magkasala naman tayo. Nangako naman ako sa iyo, no? I forgave him already what he did. So, hindi na. Nung nagkita ulit kayo, ibang Robert na yung kaharap ni Dodo. Di ba, hindi na isang mapusok na bata, hindi na isang mayabang na binata, hindi na yung isang siga ang lumalabas, kundi mapangunawang tao at mapagpatawad. Oh, yes, you have a beautiful, beautiful story of forgiveness. And Pastor Robert, ano pong mensahe ang pwede ninyong ibigay sa ating mga manonood? Na kahit anuman ang ginawa ng mga tao sa atin, masakit o sobrang sakit man, by the grace of God, we can forgive them. Kasi God will not forgive us also kung hindi tayo marunong magpatawad. At saka, yun, sabihin lang natin, sabi ng Bible, di ba, sa Golden Rule, do unto others what you want others do unto you. So, gawin natin yung tama, na kahit masakit man, medyo parang hindi man kumakampi sa iyo ang mundo, pero okay lang. Ang importante, kumakampi sa iyo ang Panginoon. Actually, ma'am, madali lang sabihin yung pagpatawad, pero mahirap talaga gawin. Mahirap talaga gawin. Kaya nga, sabi ko, Lord, I can do nothing without you. Yes. But I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Mm-hmm. Yun lang talaga, ma'am. Kaya nga walang imposible. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemy. Di ba? Love your enemy.
medyo ano 'yon, mahirap 'yon. Oh, but oh, sabi ko, oh, mahirap talaga 'yon. Inime mo 'yon tapos i-love mo pa. But hindi talaga kaya natin. Bilang tao hindi natin kaya. But sa tulong ng Panginoon, ha? Kasi nandiyan siya sa ating puso. So, 'yon. I was able to do it, no? I was able to forgive him despite of what he did, despite of my yung sabi ko grudges, di ba? Hatred na sabi ko ang tagal na kitang hinanap. Tagal na. Marami na akong pinagdaanan. Away dito, away doon. At saka sabi ng tatay ko kasi noon, huwag kang umiyak. Kasi pag umiyak ka, duwag ka. Duwag lang ang umiiyak. So, kaya nga, nung lumaki ako, ma'am, hindi talaga umiyak. Sa labanan, hindi ako umiyak. Pero alam mo ngayon, ma'am, ha? Pag Panginoon na ang pinag-usapan at sa iyong pamilya na ang pinag-usapan, iiyak talaga ako. Nare-realize natin na yung pag-iyak pala at pagpapatawad, pagpapakumbaba ay tunay na kahulugan ng katapangan. Pero katapangan hindi sa panlabas, kundi katapangan sa loob. Di ba? That inner strength that guides us to do the right thing all the time. Thank you very much, Pastor Robert, for sharing your life story to our audience. This is a story of humility and forgiveness. You touched my heart and I'm sure na-touch niyo po ang mga puso at ang isipan ng ating mga manonood. Maraming salamat po. At sana po ay maging ehemplo kayo sa ating mga kabataan, lalo na yung ating mapupusok na mga kabataan o yung mga kaibigan natin na maaaring may dinadalang sakit, no? Na tinatagong sakit, na gusto pang makapaghiganti, gusto pang makabalik, di ba? Parang at the end of the day, it's really not worth it, di ba? Yes, tama po, ma'am. Sobrang mahirap. At saka doon ko lang, ma'am, na naranasan, naramdaman, no? Tunay na ligaya at saka yung tunay na kapayapaan, katahimikan sa buhay. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am Charo.